Hi, for the vlog and share story. Alam mo ba? Yung masamang comment o mabuti, wala lang pinagkaiba yung public face mo yung channel. Sabi nung iba, kapag may pera ka daw na ganito, ayan, dagdagan mo pa nito. Ang iniisip nung iba, sa pagninegosyo, yung pera daw, gawin mo daw ano, tawag dito, para bang, isipin mo paano siya dadami pa. Naalala ko lang ito tungkol dun sa kinikwento ng naging kaibigan ko, na kung saan ako yung nakiki-wifi, nakikikain, nakikicharge, na nakikitulog, na yung kwento nung nasa kabilang pesto pa yata siya nun na sa patatas. Bumili siya ng patatas, tapos may nakakita sa kanya, tapos binili yun, tapos another nung binili yun, tinubuan niya, parang ano yun, hanggang sa bumili ulit siya, parang ganun ang ganun. And then, naalala ko yun, marami kasi siyang kunigwento sa akin, na ako naman, nag-i-enjoy din naman sa ano. And then, pag may mga problema ako, kinigwento ko sa kanya, nagiging takbuhan ko siya ng mga, ng yung may-ari ng shop, takbuhan ko talaga siya ng ano, ng, yung bagang negative. Ako kasi, puro negative yung pagpasok ko pa rin ng bahay niya. Anak na, daming problema, ganyan-ganyan ang ganda, ganyan-ganyan ako. Eh, sa'yo na sasabihan ko. And after, may mga pagkakataon naman siguro, wala din siyang ibang makausap. Noong time na yun, hindi pa naman siya vlogger nun eh. Talagang siya yung nag-i-entertain din sa akin. And pasalamat din ako dahil nakilala ko siya. And malaki din yung naging contribution niya na lagi ko siyang nasasabihan. And then, nahihingaan ng mga sama ng loob, galit, pait, paita nangyari sa buhay ko, sinasabi ko din sa kanya. And naalala ko lang nung time na ano, ang dami din mga tao bumubunta sa kanya para isabi din yung mga problema niya. Ang mga problema, ang daming problema. Nakakahanga kasi siya ay ibang klaseng tao ba na hindi siya marunong maapektuhan. Parang sa akin ano, kung i-describe ko siya, ano, siyang bagang magaling siyang ano, good listener. Yun yung magandang ano eh, magandang ugali ng isang tao. Yung marunong makinig, and then pag tapos na, minsan nagkukwento din siya. And then may pinapanood siya ng video nung lumipat na siya sa ibang bahay, sa ibang pesto. Nakakapanood ako ng mga video na parang ikaw din to Michael ah. So may pangalan kasi ako eh, pangit yung pangalan ko eh. And ano, parang ako nga yun ano, tapos minsan napapatawa na lang ako. Kasi yung proseso ba ng pag-angat sa buhay, ang hirap. Kasi naranasan ko bilang isang tao na galing ako sa ganitong pamilya, wala kaming parang isang kaigisang tuka pag hindi nagtrabaho si mama, and then si mama yung bumubuhay sa amin, and then yung kumikita din naman ako, kulang at kulang din. Tama lang, sakto lang, pero yung pag-angat ng buhay, wala kasing naipundar yung nanay ko ng bahay at lupa na pag sumakabilang buhay yung nanay ko, halimbawa namatay siya kahapon, wala kami maiwan. Sin, ang maiwan sa amin, mga utang niya. So, sa pagpaplano kasi ng buhay, nung nag-edad ako, saka ko lang naisip yung ganun bagay ba? Kasi yung nag-asawa ko, rebelde ako eh. Pag ako nag-asawa, hindi ko kayo gagiyahin sa anong meron kayo. Pero nung time na nagkahiwalay din kami, parang mas maganda pa yung buhay ng nanay tatay ko kaysa sa akin. Kasi bigo ako eh. Kasi iniwan ako ng asawa, wala kaming closure. And then, ano eh, masakit yun. And then, para pag may gusto kang patunayan bilang isang asawa, hindi siya naging success sa pagiging tagumpay ko. And then, ang tagumpay na masasabi ko sa sarili ko, nagkaroon ako ng anak, and then maganda yung buhay niya kaysa sa buhay ko. Dahil yung bata ko, naranasan kong away ng nanay at tatay ko, away ng kapitbahay. Yung environment na kinalakihan ko ay ano, komplikado. Komplikado na apektado ko. Kasi meron kasing tao na kahit lumaki sa dun sa ganung pamilyang magulo, hindi siya apektado. And lahat naman tayo, and masasabi ko, sa tagal-tagal ko na nakatungtong sa lupa, lahat na may dumanas ng ganung pagkakataon, yung away yan ng mga nanay at saka ng asawa, and then away ng pamilya, yung ganyan, and lahat nakakaranas nun. Meron ako nakita na ganyan na pamilya na yung bata siya, hindi siya ganyan, hindi siya apektado. And iba-iba kasi yung isip ng mga anak eh, iba-iba, merong masipag, merong tamad, and yung pag-iisip nila, nakapokus lang sa pag-aaral nila. Yung iba,
hindi apektado sa pag-aaway ng mga magulang. Ako, iba ako, iba yung parang sa akin lahat ng aaway na tatay ko, pati kapitbahay namin, sinalo ko. Kaya nung time na yun, bata ako, hindi ako sumasama sa mga matatalinong tao, hindi rin ako sumasama sa bobo. Kasi parang bang nasa santa bilang ako. And with that, nung nangyari yun, laki ng improvement nung nakakilala ako ng tao na para bang siya yung naging ano, kagaya ni Edward na magaling sa Bible, kagaya ni Jason na naka-influensahan ako dahil na sumasama ako sa mga Bible exposition, kaya nagkaroon ako ng matatag na kaisipan tungkol sa Diyos, hindi mo ako maliligaw, and then magaling ako mga tuwiran, and then totoo naman yun, magaling ako mangasa, magaling ako magpilosopo, and then sumama din ako. Para bang ang laki ng epekto ng yung social environment na tao nakakasalumuha. And nung time na ako din, hindi rin ako magaling na technician bilang isang computer technician, hindi rin. Gumamit pa rin ako ng iba't ibang tao para lang dumagdag yung kaalaman ko. And bunta ko kay Amil, bunta ko kay Diego, bunta ko kay isang technician. And mahirap yun kasi mo rin talaga nung maging isang masasabi kong matatag na technician ako. And confident ako sa ginagawa ko. Dumanas din ako ng magpa-service kayo, freelancer ako, computer. Yung bagang effort, yung talagang effort ko, talagang matutunan ko yung ganung experience, ganung encounter na problema. And yung time na technician ako, wala kami yung kuryente, and napakahirap sa akin yun. Bago ako maging mahusay na technician, and bago ko makuha din yung lahat ng mga certificate ko, dinanas ko yung tinding hirap. And talagang pinupus ko yun eh. Kasi sabi nga nung ibang tao, wala sa anak ni Marilu Arseno na makakapagtapos tong batang to. Eh kasi, yung personality ko, yung mukha ko, dugyot, pangit, tapos hindi pa marunong sa English, may napasamat, imposibleng makapagtapos yan. Eh, kahit nga ako, hindi naman ako maniwala sa sarili ko, pero nagawa ko yun. And gumamit pa rin ako ng iba't ibang tao na yung tanong-tanong kay Amil, tanong-tanong kay ganyan, kay Diego, tanong-tanong si isang technician, and binuntahan ko lahat ng mga computer shop, and then service, and talagang pinaghirapan ko yung bago ako maging mahusay. And kahit nga nasabi ko nga talagang kung meron lang isang bata o interesado o anak ko, yung lahat ng binuntahan ko taong para lang matuto sa computer technician, kaya ko ituro ng isang araw lang eh. Yun yung maximum ko, one day, 24 hours. Kasi, kung kumpiyado yung gamit ha, kasi yun sa akin, kasi, true experience talaga. And, inanap ko talaga yun. Yun eh, yun sa kanya. Kasi, sa 24 hours, pwede ko na ituro yun eh. Maging computer technician ka, maging kagaling na, maging ganun kagaling, kagaya ng na-experience ko ha. Ha? Pero pag sinama mo ako sa mga galing, waka, hindi pa ako magaling. Di ba? Sinasabi ko yun. Lahat yan, problema mo, lahat yan, test na computer technician, di lahat yan magagaling yan. Kung sasama po ako, hindi pa rin ako magaling ha. So, may ganyang malinaw. Kasi, sabi ko nga, kung naging technician ng anak ko, yung lahat ng experience ko, kaya ko ni-share sa kanya eh. Wala na siyang hihirapin mo. Lahat ng gamit, meron na ako, lahat ng experience, masishare ko na. And with that, hindi naman kasi siya gusto yung kinuhang puso. Yun yung pinaka worst na nangyari. And sabi ko, hayaan mo na kasi hindi naman niya talaga gusto yun. And wala na magagawa, di ba? So, hindi ko naman pwedeng ipilit yung sarili ko. Maging marathon. Ayaw din niya. And ako, pag sa magmamarathon, yung experience ko, pwede ko din isishare sa kanya. Kasi yung lahat ng diskarte ko, alam ko na eh. May experience ako eh. Kaso, hindi nga ganun eh. Hindi, magkaiba nga kami ng gusto. So, hindi ko pwede ipilit yung gusto ko. And, ito dapat yung pag naging military ka, ito magiging trabaho mo, bikers ka lang, o malabang sa Olympic, pwede ka lumabas sa palang pambansa, ganun-ganun, di ba? I-ano mo na, kasi magulang ka, expand yung isip mo eh. Doon agad eh, di ba? So, hindi kami magkaparehas eh, di ba? Yun yung pinakano, and yung lahat ng mga tutorial ko, inipong kong mga video ni Doc Willyong, inipong kong video ni Michael Tsai, inipong kong video tungkol sa mga vloggers na napaka-inspirational, na paano sila nagsimula, ano ba yung buhay nila, bakit nasisimula pa lang sila, ano yung bahay nila, yung magaling na
na content creator, na pang-movie yung pinapakita niya sa content, yung mga natutunan ko sa wedding, lahat, inipon ko lahat yun. And talagang nilagyan ko pa nga ng padlock yung mga gamit ko para lang mananili siyang huwag masira yung mga hard disk, yung mga SD card o mga flash drive. Kasi doon ako nag-ipon eh. Yun yung investment ko, yun ang main ako kasi gusto ko siyang i-share. Pero with that, hindi rin naman gusto ng anak ko yung gusto ko eh, di ba? So, ano, bago ko natutunan yun, talagang inaral ko talaga maging computer and sobra. And with that, napustrate ako dahil wala naman akong kapital, wala akong pwesto. And nag-technician nga ako, wala kaming kuryente. Dito na nga lang, di ba? Kaya ano, sabi ko, Lord, paano ba ako magsisimula? And yung pinapanood kong video, ano, wala silang puhunan. Ang hirap talaga execute. Ang hirap gawin. And then, nag-aral na nga ako ng agro-entrepreneurship. Talagang, wow, grabe. And bago ko talaga makuha lahat ng yun. And sabi ko, thank you Lord. Kasi, kung hindi ganito yung mga nakasalamuha kong tao, hindi rin ako nagpursige. Siguro hindi ganito yung mindset ko. Bakit ako nagsisikap? And talagang hirap. Hirap din talaga. And yung mga inipon ko parang minsan ups and down na benta ko na lang kaya to, kaya tapong ko na lang to kasi ang hirap din eh. Kasi yung walang pinaka keyword doon yung walang di ba pag ako nag-aalam ako ng isang kaalaman, lalapit ako kay Diego, parang bang nanunuyo ko eh, kasi kailangan maipasa niya sa akin yung gusto kong itanong kasi hindi naman ako ganun kasi sa English. And then parang bang ikaw yung handa mo, parang sa akin yung anak ko, kung gusto mong matutunan lahat ng bagay yun, di ba paano bang mag-aaral to, yung ganun, yung bagang makikitaan mo siya na yung eagerness bang tawag doon, yung kailangan ko daw itanong sa kanya kasi interesado ako. And yung tinatawag din yung bonding or communication eh. Pag hindi ka kasi interesado yung isang tao sa isang bagay, wala ka na maasahan kasi hindi siya magkakaroon ng interest. Kaya ang hirap din. And then, happy naman ako dahil yung lahat ng ginawa ko, naging successful naman dahil nakakatanggap ako ng mga certificate. And then, after that, hindi ko rin naman siya napapakinabahan. Kasi nga, number one kasi bahay, pwesto, kapital, gamit. Yun. And yung marketing, sabi ko, kaya ko naman i-produce yun eh. Kasi magmamarket ka lang, bunta-bunta ka lang, and yun, yung mangyayari sa yung risk, at saka yung alam ko na yun eh, kasi na-experience ko na as freelancer computer technician ako, bago ko naman, and siyempre, mahuli na rin ako dahil una, yung mga nag-upgrade na rin, nag-evolve na rin yung mga laptop, dati yung laptop, yung hard disk, yung memory, nasa likod lang, babalik ka rin mo, yung mga yun, nasa keyboard na, ibabaw na lang yung kakalasin mo, andun na lahat, nasa ibabaw na yung memory, yung hard disk. So medyo huli na rin talaga. And sabi ko rin talaga, ang hirap din maging successful, ang hirap din ng magkaroon ka ng connection. And bago ko din talaga na maipon yung mga taong yun, pag-alagala ko sa Lucena, galagala sa Riaya, yung madubi pa nga yung suot kong sapatos at saka short saka pantalon, nakadamit ako kasi kalyang ko eh, batang kalye eh, kung saan eh, pag-alagala, pero sinikap po talaga yun. And mahirap din talaga yung pinagdaanan ko, bago ko marating yung mga bagay na kinikwento ko. And talagang sinusuyo ko yung tao para lang ituruan ako, para lang itanong yung bagay na yun. And may mga parte ng buhay ko na hindi ako napapagkaitan ako ng kaalaman, and then meron din naman mabait. So, thanks God dahil sa lahat ng nangyari sa buhay ko, hindi pa rin ako pinabayaan. May mga tao pa rin na mga mababait na nagbibigay ng kaalaman, at yun yung mga tao hindi ko nakakalimutan. Wala man lang maibalik sa kanila, pero salamat lang ang tanging masasabi ko na may mga taong tumatanggap din sa akin na pinapapasok ko sa bahay nila, ini-entertain ako, and salamat sa inyo. At yun ang hindi ko kayang suklian. Kung maano ko lang ay saying thank you and sa lahat. And yung gusto ko ibigay, wala naman talaga ibigay, kundi yung pagdarasal. And naging bahagi ka ng buhay ko, and nagkaroon ako ng part na maalala ko na, ay, malaki yung utak na loob ko dyan. So, ganun ba? So, yun lang naman for the vlog and share story. Sa video nito, yung mas mga comment, mabuti, wala po pinagkaiba. Yung pabor po yung sa mga channel. Bye!